Alright mga kabayan, no? So ito, nag-start na silang nag-start na po, no? So papalapit na dito sa tapat natin itong ginagawang prefabricated vertical drain po, no, mga kababayan. Ayan. So makikita po ninyo, merong parang tape na malaki po, no. So yan po yung nilalagay nila. Tawag dyan parang yung geotextile po, no. At yan ay inilulubog nila, no, sa pamamagitan ng napakahabang ito, yan, makinarya na to. Parang bako siya na kinonvert, no, at nilagyan itong mahabang tubo na to, na yan, ganyan po kahaba yung lubog niya, no, yung lalim. So the reason daw po kung bakit din naglalagay ng ganyan eh para mas mapatibay at mas mapabilis yung pagtanggal ng tubig sa ilalim nito, since ito ay nasa Manila Bay po, no, nasa dagat, ay ang ilalim na ito ay paniguradong merong pang tubig. Kaya merong mga kanal dyan sa palig, sa gilid na yan. Dyan o dederecho yung mga naiip-ip na mga tubig nito, mga kulay puti na yan. Ano po? Ayan. So ang dami yan. Imagine, ha? Na ang dami. Para kang nagtatanim lang ng palay dyan. So mapapansin ninyo, ayan, unti-unti nang inilulubog. Ito, pansin ninyo. Ayan, ayan. Ayan, oh, ayan, ayan, ilulubog na. Alright. Ayan. So, ganyan po, no. Siguro mga nasa ilang meter din to, no. Siguro baga, I think mga 10 siguro, no, ang lalim niyan. Ayan. And so, sa ngayon, mapapansin ninyo, ayan, hanggang dito pa rin po, no. At dito naman sa gawing kanan natin, mapapansin po ninyo ay papalapit na rin ang papalapit itong mga nagpapatag, mga bulldozer. Ang daming bulldozer niya, no? 1, 2, 3, 4 meron pa doon, 5, 6, no? 6 na sabay-sabay na nagpapatag ng mga itinambak na buhangin dito. Ayan. Mapapansin rin nyo na meron ding barge na nagbubuhos po rito. Ayan, no? Ayan. Ayan yung mga bulldozer, no? So malawak itong papatagi nila. Bali lahat yan ay siguro lalagyan talaga ng prefabricated vertical drain na nakikita natin ngayon. Dahil nga para masigurado na matibay at hindi malambot itong pinakang inilatag nila dito. Ano po? Ayan. Ganyan siya ang itsura niya. Ayan, nakabaon. Ayan po. Alright. So after nyan, sabi tsaka isusunod yung process, isunod na proseso para sa pag tatambak dito. Ano po? Ayan. So siguro hintayin muna yan na tumibay or totally na mawala na yung tubig. Isa soil testing, no? Ayan. Ayan. So tingnan natin ang malapitan po, no? Ayan. Ayan, no, kitang-kita nyo yung pagbaon. Ayun, umiikot yung nakarol yun na kulay puti, no? Ayan. So pag nailubog na yung tamang sukat, ay kanila naman puputulin na merong pasobra sa taas po, no? At dyan nga lalabas yung mga tubig, kaya meron pang kanal dito sa mga gilid na to. Ayan, makikita po ninyo mga kabayan. Ayan, naglubog ulit sila. Grabe, no, saludo ako sa mga nagtatrabaho dito. Grabe, sobrang init ho ng panahon ngayon. Ngayon nga lang nakakapwesto lang natin dito ay talaga namang ang sakit sa balat, no? Para ka lang nagtatanim rito. Ayan. Kita nyo naman yung buong paligid niya, no? Ayan. Talagang pantay. At ayos yung pagkakaputol, no? Para eksakto talaga.
Grabe, sobrang init ho talaga ngayon dito. Napakainit, mga kababayan ko. Sobrang init. Bali, isa lang yung nakikita nating nagbubuhos. Ayun, umalis na pala. Umalis na rin pala yung nagbubuhos dito. Tapos na. Ayan. Ayun, mapapansin natin, meron din palang nag-prefabricated dito sa part na to. Meron din doon. So, bali, tatlo po pala. No, yung nag-gagawa ng prefabricated ngayon dito. Naglalagay ng vertical drain. Ayan. Prefabricated vertical drain. Ayan. Ayan, so panibago namang rolyo, no, nung geotextile. So mapapansin rin natin dito, so bali sa isang ganito, no, apat yung gumagawa. Syempre may driver yung nag ma-manage nung nitong truck na to, and then itong equipment na to, and then meron naman tatlo na siyang nagkakabit nitong mga nakaroll yung geotextile na to para maibaon. Ano po? Dito, ikinakabit dito sa napakahabang tubo na to. Ayan. Grabe, sobrang init. As in, sobrang terik na terik ang araw, mga kababayan ko. Ayan, so tapos na magbuhos yung isa. Ayan, at aalis na. Grabe, no? Parang disyerto. Imagine kung diyan ka nakatira sa ganitong lugar, wala man lang ka puno-puno, no? Ay, talaga namang ikay. Sobrang init ng paligid mo, no? Ewan ko na lang kung merong makakaya niyan. Kaya saludo ako dun sa mga nakatira sa disyerto, no? Ayan. Alright, so yun lang po yung pinaka-update natin ngayon, no? Ano, mga kababayan? So siguro baka mamaya matapos rin nila itong may mga markings na yan. Yan yung maliliit na yan. Yan yung mga markings, ano po. Ayan. So hanggang dito lang. So siguro mga nasa 400 to 500 meters, no, na yung layo, no. Kung titingnan yung nilalatagan nila na mga prefabricated vertical drains na yan. Yun lamang po. Maraming salamat. Abangan po natin ang mga susunod na pangyayari dito sa Manila Bay Reclamation Area. Thank you po and God bless. Bye-bye.